ang nakaraan. Marahang lumakad pa abante si Daniel papunta kay Bagari. Si Bagari naman ay tinutumbasan ng hakbang paatras ang paglapit ni Daniel. Nanginginig ito na parabang nakakaramdam ng takot sa mandirigmang kanyang kaharap. Imposible po. Bakit kakaiba ang kapangyarihan niya kumpara kay Ilaya? Ngayon lang ako nakaharap ng nilalang na ganito kalakas. Teka, ano bang iniisip ko? Takot ba to? Hindi pwede. Nararapat na ako lamang ang maghasik ng takot. At hindi ako ang makaramdam nito. Bulong ni Bagari sa kanyang sarili habang humahakbang paatras. Nanlaki ang mga mata ni Bagari nang biglang lumitaw sa kanyang harapan si Daniel at nakatanggap muli siya ng malakas na pagsuntok sa sikmura mula sa binata. Napaluhod siya sa lupa habang nakasapu sa sikmura. Pumorma ng pagtaga muli si Daniel gamit ang kanyang kanang kamay. Ngunit ginulat siya ni Bagari nang tumingalayon sa kanya nang nakanganga. At biglang umatake yon pasaksak kay Daniel gamit ang kanyang dila na wangis ng nakalalasong buntot ng isang alakdan. Hindi na nakareact si Daniel nang... Nanlaki ang mga mata ni Bagari nang mapagtantong naputol ang matulis na dulong parte ng dila niya gamit ang mga daliri ni Daniel na kanyang ginamit na mistulang matatalas na gunting. Tarantang gumapang paatras si Bagari papalayo kay Daniel, ngunit sinusundan nito ng mandirigma sa marahang paghakbang pasulong. Tapos na ang labang ito, Bagari. Huwag mo nang pilitin pang lumaban. Huwag kang pakasi siguro, mortal. Isa ka lamang tao. Hinding-hindi ako makapapayag na matalo sa'yo. Kung ganun, wala na akong ibang pagpipilian, kundi tapusin ka. Ika ni Daniel. Habang marahang lumalakad papalapit sa nakaupo sa lupang si Bagari. Nagulat ang lahat nang sa isang kisap mata ay nakasugod kaagad sa harapan ni Daniel si Bagari at akmang isasaksak sa kanyang dibdib ang matutulis na kuko ng halimaw. Napasigaw sa pangalan ni Daniel ang mga anino dahil sa gulat. Mistulang bumagal ang oras. Ikaw ang mamatay! Napatulala ang mga anino sa nakita. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Bumaon sa dibdib, tagos sa likuran. Mabilis na dumanak ang dugo at sa paghugot ng nakabaong kamay ay siyang pagluhod sa lupa ni Bagari. Bago pa man dumampi ang kanyang kamay kay Daniel, ay mas mabilis na pinutol ni Daniel yon gamit ang kaliwang kamay at ipinansaksak ang kanang kamay ni Daniel sa dibdib ni Bagari, tagos sa puso, hanggang lumabas sa likod. Totoo nga. Mukhang nakaharap ko na nga ang nilalang. Nahigit sa akin. Buong akala ko ay ako na ang nasa pinakarurok pagdating sa kapangyarihan. Nagagalak ako na may makalabang malakas na nilalang na maghahatid sa akin sa aking katapusan. Naghihingalong wika ni Bagari sa kanyang sarili. Biglang nanumbalik kay Bagari ang nakaraang panahon. Ilang siglo na ang nakakalipas.
Payapang namumuhay noon sa isang maliit na nayon na may 80 mamamayang naninirahan na kilala bilang tribo ng Abugari. Isang tribo kung saan ay kinabibilangan ng mga sinaunang taong may nalalaman sa lihim na karunungan. Tahimik ang nayon at malayo sa ibang mga nabubuhay na tao. Isang batang babae ang nooy masusing tinuturuan ng isang matandang lalaking shaman na nagngangalang sa toro. Ang batang babae ay ang kanyang apo na nagngangalang Bagari. Lahat ng karunungang taglay ni Satoro ay kanyang ipinapasa sa kanyang nag-iisang apo matapos masawi sa isang sakuna ang parehong mga magulang nito. Payakang pamumuhay ng tribo Abugari na pinamumunuan ni Satoro. Payapa at malayo sa anumang gulo. Hanggang isang araw, habang maaliwalas ang panahon, masayang ginugugol ng mga tao sa nayon ng kanilang karaniwang araw, ay isang grupo ng mga kalalakihang mandirigma ang dumating. Mga hindi inaasahang bisita ng tribo Abugari. Sinalubong sila ng mga ito upang alamin kung ano ang kanilang pakay. Nagharap si Satoro at ang pinuno ng grupong yon. Anong may paglilingkod namin sa inyo, mga Ginoo? Ano't kayo'y nagawi dito sa aming nayon? Pambungad na tanong ni Satoro. Kayo ba ang tribo ng mga shaman? Balik tanong ng pinuno ng grupo. Bago ko sagutin yan, bigyan mo muna ng tugon ang aking katanungan sa'yo. Sagot ni Satoro. Habang nag-uusap ang mga kalalakihan, palihim na nakasilip ang batang si Bagari sa bintana ng kanilang bahay at sinusubukang makinig sa usapan ng mga kalalakihan. Ako si Bartolo at kami nagmula sa tribo ng Barhatik. Narito kami upang tugisin ang mga nilalang na may kaugnayan sa itim na kapangyarihan. Bago pa man makasagot si Satoro at ang kanyang mga kasamahan, ay mabilis silang naunahan ng mga pagwasiwas ng mga matatalas na sandata ng mga Barhatik. Dahilan para hindi na makalaban o makaiwas man lang ang mga ito at nagawang mabilis na mapaslang ng mga Barhatik na pinamumunuan ni Bartolo. Naubos ang mga humarap na kalalakihan sa mga dayong tribo at tuluyang pinasok ng mga ito ang maliit na nayon. Umilos na tayo! Tapusin lahat ng mga mamamayan! Wala kayong ititirang buhay, mapabata man o matanda. Nauunawaan niyo ba? Maotoridad na utos ni Bartolo. Mabilis na sumunod ang mga kasamahan nito at pinagpapatay ang mga mamamayan ng tribo Abugari. Desidido nilang burahin ang anumang bakas ng tribong yon. Sa maagang edad ni Bagari ay nakaramdam siya ng hindi mapantayang pagkagimbal. Sa takot nito ay tumakbo ito papatakas at nagkubli sa mga makakapal na halamanan habang pinagmamasdan kung paanong tupukin ng apoy ang buong nayon at walang awang pagpapatayin ang kanyang mga katribo sa kanyang harapan. Walang nagawa ang batang si Bagari kundi ang umiyak ng tahimik. Matapos lisanin ng tribo Barhatik ang nawasak na nayon ng mga Abugari, ay bumalik si Bagari upang daluhan ang mga sinunog na bangkay ng kanyang lolo at mga katribo. Wala nang natira. Walang iba kundi siya. Naging abo ang lahat at tanging takot, tighati at puot ang naiwan sa kanya. Pinawi ni Bagari ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumayo sa pinakagitna ng nayon at nangako sa sariling babalik siya upang ipaghiganti ang kanyang buong tribo
lalong-lalo na ang kanyang lolo. Pinalakas at inaral ni Bagari ang kanyang kapangyarihang itim bilang isang sinaunang shaman na tagapagmana. Nagawa rin niyang makipag-isa sa mga espiritong masasama upang magkaroon ng karagdagang kapangyarihan. Nag-alay siya ng iba't ibang buhay ng tao upang maging kapalit ng karagdagang kapangyarihan na naging kasunduan sa mga espiritong masasama. Sa paglipas ng panahon, walang ibang hinangad si Bagari kundi ang makapaghigante sa tribo Barhatik, lalong-lalo na sa pinuno ng mga to. Ngunit inabot na ng katandaan at kamatayan si Bartolo. Hanggang sa ilang henerasyon na ang lumipas at umabot na sa kaapu-apuhang si Ilaya. Sa panahon ni Ilaya ay naabot ni Bagari ang antas ng isang immortal na shaman. Sa kabila ng katandaan ay kaya niyang gawing mas bata ang sarili. Hindi na rin niya ikamamatay pa ang labis na katandaan kahit pa ilang daang taon na siya noon. Matapos na lubusang maihanda ang kanyang sarili sa loob ng mahabang panahon, nagpanggap siya bilang isang matandang nangangailangan ng masisilungan at kukupkop sa kanya. Isang bagay na napagtagumpayan niya dahil sa malambot na puso ni Ilaya, ang kaapu-apuhan ng taong kumitil sa buhay ng kanyang lolo at buong tribo. Ngunit hindi natatapos sa paghihiganti ang kagustuhan ni Bagari. Dahil nang makapasok na siya sa tribo Barhatik, ay naghangad siya ng mas higit pang kapangyarihan sa pamamagitan ng sagradong mangkukutor. Isang bagay na naging malaking pagkakamali ni Bagari. Nakulong siya rito matapos sinubukang kunin yon. Makalipas ang ilang siglo, sa parehong isla kung nasaan nagtungo sila Daniel at mga anino, ay muling nagising ang sagradong mangkukutor at umangat ito palabas sa ilalim ng lupa. Ito ay matapos maramdaman ng gintong anito ang kapangyarihan ng itinakdang mandirigma sa kanan. Nabiyak sa dalawa ang isang mata nito kung saan nakulong si Bagari at tuluyan yung nakalaya matapos ang ilang siglong pagkakakulong dito. Matapos makawala ni Bagari ay mabilis niyang winasak ang anito upang hindi na siya magawa pang mabilanggo nito. Ang kapangyarihan ni Daniel ang nagbigay ng pananabik kay Bagari na hanapin siya at kalabanin. Balik sa kasalukuyan. Patuloy ang paglabas ng dugo sa butas na dibdib ni Bagari. Maging sa bibig nito, patuloy na sumusuka ng dugo, nag-aagaw buhay. Mortal na mandirigma. Kahit napabagsak mo ko, masasabi kong hindi pa rin ako talo. Nagawa ko ang pinakagusto kong gawin. Hanggang dito na lang siguro talaga ako. At ito na ang aking katapusan. Maraming salamat. At ikaw ang naghatid sa akin nito. Ang totoo, pagod na ako. Pagod na sa napakahabang panahon na nabuhay ako sa paot at pagkauhaw sa kapangyarihan. Wala nang iba pang makapagbigay saya sa akin. Wala nang saysay ang anumang bagay. At ngayon, dito na magtatapos ito. Ako ang huli sa tribo ng mga siyamang abugari. Ako ang sinaunang shaman.
na si Bagari. Sa huling pagkakataon ay ngumiti ito at namatay ng nakadilat ang mga mata. Isasara sana ni Daniel ang mga mata nito, ngunit unti-unting bumalik sa anyo nitong matandayon at kalaunay ng itim na parang uling, hanggang naging abo at nadisporma na ang pigura sa lupa. Natapos ang laban ng itinakdang mandirigma sa kanang si Daniel at ang sinaunang shaman na si Bagari. Daniel, tapos na. Binabati kita. Ani Bibora. Sunod na binati na rin si Daniel ng iba pang miyembro ng Anino. Maraming salamat sa inyo. Pinakaba mo kami doon, Daniel. Buong akala ko, ikaw ang mapapabagsak ng halimaw na yon. Ani Bibora. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Magtiwala kayo sa akin. Sagot ni Daniel. Naupo muna si Daniel at nakiusap na magpahinga saglit ng ilang minuto. Kita din ng mga anino na nakapagtatakang mabilis na naghilom ang mga sugat ni Daniel. Panandali ang naupo ng paikot ang mga yon at nag-usap-usap. Makalipas ang ilang minuto, nag-aya na si Daniel na sila ay bumalik na sa paglalakbay. Kailangan na nilang magpatuloy upang makalabas na sila sa kagubatang yon. Sa aking tansya, hindi na ganoon kalayo ang dulo ng kagubatang ito. Pero nakakaramdam pa rin ako ng matinding panganib. Kaya mag-iingat tayo. Ingatan ninyo ang bawat pagkilos ninyo. Ani Daniel sa mga kasama. Nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo hanggang natigilan sila sa paglalakad nang may mapansin. Daniel, napansin mo ba? Tanong ni Bibora. Oo, para bagang may kakaibang galaw ang mga nakakalat na dahon sa lupa sa may bandang unahan. Tila umaalon. Ani Daniel. Dumampot ng bato si Bibora at ibinato sa tinutukoy na unahan ni Daniel. Paglapag ng bato roon ay lumubog yon sa mga dahon at nagdulot ng bahagyang pag-alon. Tama ang hinala ko. Pumunoy ang nakaabang sa atin dyan. Sinubukan nilang humanap ng pupwedeng ibang malusutan upang makatawid. Ngunit tila nahaharangan talaga ang daanan ng kumunoy at wala silang ibang madaraanan kundi ito. Daniel, paano kaya to? Tanong ni Bibora. Nag-isip ng malalim si Daniel. Umikit at kalaunay dumilat. Ang gagawin natin. Ano, Daniel? Bale, ang gagawin natin ay... Ano? Hindi ko rin alam, Bibora. Ano nga ba? Buisit to eh. Paano kaya tayo tatawid? Napatapik sa kani-kanilang mga noo ang mga anino. Akala ko naman may naisip ka na, Daniel. Ani Balaraw. Kung labanan pa sana to, eh may isip akong paraan. Kaso ibang kaso to eh. Kayo ba? Sagot ni Daniel. Nag-isip si Bibora. Inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Maya-maya ay nagulat sila nang biglang tumakbo si Bibora at nilusong ang kumunoy. Uy, Bibora! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Daniel. Lumubog ang kalahating katawan ni Bibora at nagpatuloy sa paglusong sa kumunoy. Nagpatuloy sa pag-usad hanggang sa umabot sa kalagitnaan kung saan nakalubog na siya hanggang leeg.
tumuloy pang sumulong si Bibora hanggang tuluyan na siyang lumubog sa kumunoy. Bibora! Sigaw ni Plata. Anong ginawa niya? Bakit siya nagpakamatay? Baliw na siya. Ani Balaraw. Ano nang gagawin natin? Bakit ba ginawa ni Bibora to? Hindi ba siya nag-iisip? Paano na? Wala na siya. Maktol ni Bulalakaw. Nakatitig lang si Daniel sa kumunoy. Hindi. Nariyan lang siya. Bulong ni Daniel. Hanggang ilang segundo lang ay muling lumabas ang ulo ni Bibora at umusad pabalik sa mga kasama. Balot ito ng putik dahil sa pagkakalubog sa kumunoy. Bibora! Gulat ni Daniel. Putik ka nito, pero hindi kumunoy. Maghintay lang kayo. Ani Bibora at umahon pabalik sa mga kasama. Inilabas nito ang isang maliit na remote na may buton na kulay pula. Panoorin niyo to mga kasama. Ani Bibora, tsaka pinindot ang buton at naglikha yon ng malakas na pagsabog sa ilalim ng putikang inakala nila ay kumunoy. Sumambulat ang putik at nagkalat sa paligid at naglikha ng bahagyang pagyanig sa lupa. Nag-iwan yon ng malalim na hukay na maaari nilang madaanan patawid sa kabilang dako. Inakot mo kami doon, Pinunong Bibora. Akala namin nagpatiwakal ka na eh. Ani Plata. Akala ko nga rin, pero hindi ko pa pala oras. Kaya tara na. Sagot ni Bibora. Nagpatuloy sa pagtawid ang grupo. Pagdating nila sa kabilang dako, natigilan sila sa sumalubong sa kanila. Ano to? Isang mapagpalang araw mga kabayan, malugod ko pong ipinapaalam sa inyong lahat na available na po ang ating channel membership na kung saan po pwedeng mag-avail sa halagang 49 pesos per month. I-click nyo lamang ang join button na makikita sa ating channel page at kapag nakapag-join ka na, ay isa ka ng ganap na tropang kabalyero. Hindi po ito sapilitan ha, ito po ay para lamang sa mga gustong magbigay ng ekstrang suporta sa ating channel at ma-enjoy ang mga simpleng perks na meron tayo. Wala pong mawawala o magbabago kung hindi po kayo mag-join. Sa mga mag-join naman po sa ating channel membership, ay magkakaroon kayo ng membership badge, access sa mga exclusive emojis, at special member recognition. Welcome in advance sa mga magpapa-members at maraming maraming salamat sa lahat ng mga kabayan nating walang sawang sumusuporta sa ating channel. Kita-kits tayo mga kabayan, pagpalain tayong lahat.